Shoutout sa ating mga member, maraming salamat kay Dai Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdong Vlog, Tita Jean Cliff Perez, kay Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Melinda Alves, Priscilla Inot, Romualdo Amper, Torin and Fior Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, maraming salamat sa iyong mga idol. Maraming salamat din kay Ati Bing Batingber. Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po ang ginagawa ninyo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nakatambay itong si Tata Ingo sa labas ng kanyang kubo at inaabangan nito kung sakaling matuntun ang kanyang kinaroroonan ng mga albularyo. Ngunit nagpasya muna itong si Tandang Tasyo na iuwi muna ang bangkay ng kanyang mga anak doon sa kanilang bahay bilang respeto sa kamatayan ng kanyang mga anak at para ipaalam na din agad doon sa kanyang asawa ang mga pangyayaring iyon. Batid kasi nitong si Tandang Tasyo na maaring sinusundan sila ng kanilang kalaban. Ngunit wala pang ideya ang albularyo kung sino ang mga ito. Nababati din niyang nasa paligid lamang ang mga iyon. Ipinagluksa muna nila sa gabing iyon ang kamatayan ng kanyang mga anak, pati ang kanyang asawa. Tudo ang pag-agos ng luha nang masilayan ang mga bangkay ng kanilang mga anak, habang inilibing nila agad sa gabing iyon ang bangkay ng kanilang mga anak. Umaaligid doon sa kanilang bahay ang maraming mga kampo ng demonyo na mga nilalang. Nakikidalamhati ang mga ito sa kamatayan ng dalawang kampo ng kadiliman. Pagkatapos, hindi na natulog pa itong si Tandang Tasyo, pati ang asawa nito. Nagkulong ang dalawa doon sa kanilang kwarto habang magdamag na nagkarga ng mga usal para sa kanilang gagawin na paghiganti. Pati itong si Tandang Alfon, ganon din ang ginawa ng matanda. Kinabukasan, maagang umalis ang apat para subukan na hagilapin ang buong paligid ng kanilang lugar. Magsisimula ang mga ito doon sa gilid ng sapa kung saan nila nakita ang mga bangkay ng kanilang anak. Gigil na itong si Tandang Tasyo na makilala ang mga iyon. Hinala din kasi ng mga ito na mahigit sa isa ang kanilang mga kalaban. Dahil kung isang tao lamang imposibleng mapatay ang kanilang mga anak na ganon na lamang kadali. Samantalang sa buong lugar ng Bukirin ng Liloy, walang nakakaalam sa mga pangyayaring iyon. Walang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ng mga anak nitong si Tandang Tasyo. Ilang sandali pa nang makarating ang mga ito doon sa lugar ng sapa, nagsimulang maglatag na ng mga orasyon si Tandang Tasyo at Tandang Alfon. Kailangan nilang masundan ang bakas ng mga salarin kung meron pa mga bakas ang naiiwan doon. Ngunit dahil ilang oras na ang mga nakalipas, hindi na nila masyadong magagawan ng paraan para masundan ang mga bakas na iyon. Sinubukan pa rin nilang manmanan ang buong paligid ng kakahoyan hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa unahan ng mga kakahoyan at nakita nila ang kubong nando doon na ipinagtataka ng mga ito. Dahil sa tingin ng grupo nila ni Tandang Tasyo, bago pa lamang ang pagkakatayo ng kubong iyon. Noong nakaraang mga araw, wala kasi ang kubong ito dito sa kakahoyan. Kaya agad na naghinala ang mga ito sa maaring naninirahan sa kubo. Agad nang itinaas na ng mga ito ang kanilang mga depensa. Nakakaramdam na kasi ng kakaibang malakas na presensya ang mga ito. Hinala nila na maaring may kaugnayan ang naninirahan sa kubong iyon sa pagpatay sa mga anak ni Tandang Tasyo. Gumuhit agad ang galit sa kanilang mga mukha. Nanggigigil at nanggagalaiti sa galit ang mga ito. Agad na inutusan itong si Tandang Tasyo, ang kapatid na si Tandang Alfon at ang alalay ng mga ito na umikot na doon sa kabilang bahagi ng kubo
para mapalibutan nila kung sino man ang nasa loob ng kubong iyon. Inihanda na din ng mga ito ang kanilang mga usal at mga dalang mga armas. Kitang-kita sa mga pagmumukha ng mga ito ang matinding galit na naramdaman. Matapos naman na makapunta doon sa likuran si Natandang Alfon at ang alalay nila, papalabas naman ng kubo itong si Tata Ingo na nabatid na ang presensya ng mga bagong dating at pinaghandaan na ito ni Tata Ingo. Pulido na ang kanyang mga puder at mga karga. Nakahanda na din ang kanyang mga armas habang dahan-dahan na naglalakad naman si Natandang Tasyo at ang asawa nitong mangkukulam. Saktong nakalabas naman ng kubo itong si Tata Ingo at agad na nakipagtitigan ito doon sa dalawa. Ngunit batid na din ang matanda na bukod doon sa dalawang nasa harapan, may mga kasama pa ang mga ito na tumuloy sa likuran ng kanyang kubo. Habang nagkatitigan naman ang mga ito, pilit naman na kinikilala ni Tandang Tasyo ang hitsura nitong si Tata Ingo. Hindi na nila nakikilala pa ito dahil sa mahabang balbas at buhok na kulay puti ng ermitanyo. Tanong agad nitong si Tandang Tasyo. May mga gusto lamang kaming itatanong at sana sagutin mo ito ng mabuti at maayos. Nakasalalay ang buhay mo sa iyong sagot. Saan ka galing at may kinalaman ka ba sa nangyayaring patayan doon sa gilid ng sapa kagabi? Batid kong hindi ka taga rito at batid ko rin na may mga tangan ka. Ngunit nanatiling tahimik lamang itong si Tata Ingo habang matalim pa rin na nakipagtitigan doon sa dalawa. Kaya napupundi na at naiinis na itong si Tandang Tasyo. Muling tanong nito kay Tata Ingo. Huling tanong, matanda. Kapag hindi ka pa sumagot, papatayin na kita. Dito na napapangiti itong si Tata Ingo. Agad na tinanggal nito ang mga suot na piluka at piking balbas at tumamba doon sa dalawa. Ang tunay na hitsura nitong si Tata Ingo. Napadilat ang mga mata ng mga ito na halos hindi makapaniwala. At bago pa makapagsalita ang mga ito, wikang sagot nitong si Tata Ingo sa katanungan kanina ni Tandang Tasyo. Ngayon, tanungin mo muli ako, Tasyo. Nararapat lamang sa mga anak mo ang kamatayan na iyon. Ngayon, pinagbayaran na ng mga ito ang ginawa ninyong pagpatay sa aking mga kapatid at pagdukot ni Maki. Mas dumilim pa ang pagmumukha ng mag-asawa at narinig na nitong si Tata Ingo ang mahinang pag-angil ng dalawang kaharap. Galit na wika nitong si Tandang Tasyo kay Tata Ingo. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mo sa aming mga anak. Hindi pa sapat ang buhay mo bilang kabayaran. Matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Tandang Tasyo, agad na itong umindak sa lupa, sabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad na umiinog ang buong paligid at pagkatapos nabibiyak ang lupang kinaroroonan ng mga ito. Sa isang pagsigaw din nitong si Tandang Tasyo, agad na umalagwa doon sa lugar ang maraming mga nilalang na mayroong iba't ibang mga hitsura. Galing ang mga ito sa mga nabibiyak na lupa at mga alagad ang mga ito na mga inkanto, lamang lupa ng magkapatid na albularyo at ang asawa nitong si Tandang Tasyo na isang mabagsit na barangan. Maagap naman na tumugon itong si Tata Ingo. Inaasahan na kasi niya na gawin iyon ng kanyang mga kalaban. Agad na nag-usal din ng mga orasyon ang ermitanyo at pagkatapos umindak din ito ng dalawang bisis sa lupa, kasabay din ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita na nagiging dahilan para maglabasa naman ang kanyang mga baging at pagkatapos pumulupot ang mga tangkay ng mga ito doon sa katawan ng mga nilalang at hindi lamang mga baging dahil naglalabasan din ang kanyang mga kawayan doon sa paligid. Pagkatapos dinala
ang bawat maabot na mga nilalang doon sa ilalim ng mga lupang nabibiyak. Agaran din na nawala sa kinatatayuan itong si Tata Ingo kasabay ng mga pag-alagwa ng kanyang mga baging at kawayan. Mabilis naman na kumilos si Natandang Tasyo nang makita ang mga kaganapan na iyon. May mga natitirang pang mga alagad itong si Tandang Tasyo at pilit din na hinahagilap ng mga ito ang kinaroroonan ngayon nitong si Tata Ingo. Ngunit doon sa mga tumutubong mga kawayan doon sa paligid, biglang lumabas na lamang itong si Tata Ingo na may bitbit na mga matatalas na mga kawayan at walang habas na inaatake ang lahat ng mga natitirang mga nilalang. Walang nagagawa din ang mga engkanto at mga lamang lupa na alagad ng mga albularyo dahil biglang susulpot na lamang itong si Tata Ingo at biglang maglalaho sa kanilang mga paningin. Nagagamit din ito ang kanyang mga kawayan para makagawa ng mga huwad na katawan na labis na ikinalito ng mga kalabang nilalang. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyang napatay na nitong si Tata Ingo ang lahat ng mga nilalang na pinalabas ng mga kalaban ng ermitanyo. At matapos na mapatay nitong si Tata Ingo ang lahat ng mga nilalang gamit ang mga nabiyak na lupa at ang kanyang mga karunungan sa mga baging at kawayan, sinimula na nitong atakihin ang dalawang mga kalaban. Samantalang nang mapansin naman nila ni Tandang Alphon at nang alalay ng mga ito ang kaguluhan doon sa harapan, mabilis na din na kumilos ang mga ito para tulungan ang kapatid nitong si Tandang Alphon. Na si Tandang Tasyo at ang asawa nito, umaatikabong bakbakan na ang nangyayari doon sa lugar na iyon. Nahihirapan si Natandang Tasyo na harapin itong si Tata Ingo dahil nagagawa ng ermitanyo na makalapit sa kanila na hindi nila masisipat kung saan nanggagaling ang matandang ermitanyo. Nakagawa din kasi ng mga huwad na katawan itong si Tata Ingo gamit ang mga kawayan. Ilang sandali, nagawa ng ermitanyo na maabot ang asawa nitong si Tandang Tasyo na tinamaan niya gamit ang matulis na kawayan sa may dibdib. Agad itong napapangasab at napaatras. Napamura na lamang itong si Tandang Tasyo. At pagkatapos, muling gumawa ito ng mga malalakas na usal. At dahil hirap silang mapatamaan at mahuli itong si Tata Ingo, ang ginawa nitong si Tandang Tasyo, gumawa ito ng mga usal para lamunin ng lupa ang mga pinalabas na kawayan ng kanilang kalaban na ermitanyo. Dahil kasi sa mga kawayan na iyon, nagawa ng kanilang kalaban na makapagtago at makagawa ng mga huwad na katawan. Namangha din ang mga ito sa kakaibang lakas na tangan na ngayon nitong si Tata Ingo. Malayo na ang kakayahan nito nung huling makaharap nito ang pamilya ng mga ito. Dahil sa ginawang mga usal nitong si Tandang Tasyo, tuluyan nang naglaho doon sa paligid ang mga kawayan nitong si Tata Ingo. Ngunit kasabay naman doon, nawala din sa kanilang mga paningin ang matandang ermitanyo. Ngunit batid nitong si Tandang Tasyo na gumamit lamang ng kakaibang mga pamamaraan ang ermitanyo para maglaho ito sa kanilang mga mata. O maaring nagtatago ito gamit ang malalakas na mga usal na linlang. Agad na wika nitong si Tandang Tasyo doon sa kanyang kasama. Nagtatago lamang iyan sa paligid. Kailangan natin na makagawa ng mga malalakas na mga panguntra sa kanyang ginawang mga usal. Mabilis na gumagawa ang mga ito ng mga usal habang ang asawa nitong si Tandang Tasyo nagpalit na ito ng anyo. Nagiging mabalasik na ang hitsura nito na mayroong mga matatalas na mga kuko at mga ngipin. Umaangil pa nga ito habang pinakiramdaman ang kinaroroonan nitong si Tata Ingo. Matapos naman ang ginagawang mga usal nila ni Tandang Tasyo at Tandang Alphon, agad na dumapa ang mga ito sa lupa at parang bumubulong-bulong. Matapos nilang magawa ang mga paglatag ng mga usal, biglang bumalandra ang katawan nitong si Tata Ingo doon sa dingding ng kanyang kubo. Nakapagtago kasi ang ermitanyo sa ilalim ng lupa nang maglaho ang kanyang mga kawayan.
Ngunit sa lakas ng mga ibinabatong usal ng magkapatid na mga albularyo, tinamaan pa rin siya at tumalsik ang kanyang katawan palabas ng kanyang pinagtataguan. At sa lakas ng pwersa, tumama ang kanyang katawan doon sa dingding ng kanyang kubo na nagiging dahilan para masira ito ng tuluyan. Nang makita naman iyon ng apat na mga kalaban, agad nang tumakbo na ang mga ito nang ubod ng bilis at ang sugatan na asawa nitong si Tadang Tasyo agad na umigpaw sa iri ng napakabilis nang magbago kasi ang hitsura ng asawa nitong si Tadang Tasyo. Kasabay din na unti-unting naghihilom ang natamo nitong sugat sa kanyang katawan para na itong isang aswang na sumagirit sa iri papunta kay Tata Ingo. Ngunit pinaghandaan na nga ni Tata Ingo ang gagawin na pagsalakay ng mga ito sa kanyang kinaroroonan. Kaya nakakalat na sa buong paligid ang kanyang mga patibong na mga kawayan. Habang papalapit ang mga ito sa kanya, biglang sumagirit naman ang mga kawayan na mayroong matutulis ang mga dulo galing sa ilalim ng lupa at galing doon sa mga puno ng kahoy na nasa paligid. Mabilis naman ang kilos ng apat, ngunit tinamaan pa rin ang asawa nitong si Tandang Tasyo na natuhog ng dalawang mga matutulis na kawayan ang kanyang katawan. Kaya bumulusok ito sa lupa na namimilipit agad dahil sa sobrang sakit. Hindi pa man lubusan na nakakabawi ng lakas itong si Tata Ingo. Mabilis na itong muling kumilos para tuluyan ang asawa ng albularyong si Tandang Tasyo. Pagkakataon na niya ito para makapitas ng isa doon sa apat na mga kalaban. Sa loob lamang ng isang segundo, tuluyan ang naabot ito ni Tata Ingo. Nakita naman iyon nitong si Tandang Tasyo, kaya binilisan nito ang mga pagkilos. Nanganganib kasi ngayon ang buhay ng kanyang asawa. Kailangan niyang matulungan agad ito. Ngunit biglang humarang sa kanilang katawan ang maraming mga tangkay ng kawayan na nagiging dahilan para maantala ang kanilang mga kilos pansamantala. Nagiging dahilan din iyon para maitarak ni Tata Ingo nang makailang bisis ang hawak na kawayan doon sa katawan ng asawa nitong si Tandang Tasyo. Kasabay ng mga pag-usal ng mga orasyon para siguradong hindi na talaga iyon makakatakas pa sa ermitanyo. Isang paimpit na sigaw na lamang ang lumabas galing sa bibig ng matandang barangan. Pagkatapos binawian na ito ng buhay, nagsisigaw na lamang din itong si Tandang Tasyo na gamit ang mga biyak ng lupa. Mabilis din na nakagawa ng paraan para makarating doon sa kinaroroonan nila ni Tata Ingo. Ngunit huli na, patay na ang kanyang asawa. Kaya ang pinaggagawa ng albularyo, pinag-aatake niya ang matandang ermitanyo. Nakagawa naman ng paraan para makatakas at makalayo itong si Tata Ingo sa pamamagitan ng mga usal na linlang. Ngunit nasugatan pa rin ito at napunta doon sa gilid ng kanyang kubo. Mas nag-aalab na ngayon ang galit nitong si Tandang Tasyo na muling umatake doon sa matandang ermitanyo. Umaatake na din sina Tandang Alfon at ang alagad ng mga ito kay Tata Ingo. Ngayon, sapo nitong si Tata Ingo ang sugatan niyang dibdib. Ang iniisip niyang gawin, gamitin ang kanyang gabay para makatakas sa mga ito. Malalim kasi ang tama ng kanyang dibdib na sa tingin niya, mukhang hindi na niya kayang lumaban pa. Bago makalapit sa kanya ang mga albularyo, biglang nagiging kawayan ang katawan ng matandang ermitanyo. Ngunit walang pakialam si Natandang Tasyo, batid nilang gumagawa lamang ang matandang si Tata Ingo ng mga usal na linlang. Ginamit na nila ang lahat ng mga karunungan para mapatay itong si Tata Ingo. Nagpalabas ng malakas na hangin itong si Tandang Tasyo, kasabay naman sa pagpapalabas nitong si Tandang Alpon ng mga baging na pumipitik sa buong paligid kahit na hindi nila nakikita itong si Tata Ingo. Ngunit tuluyan din na muling nasugatan itong si Tata Ingo bago pa ito makapagtago sa ilalim ng lupa. Doon sa ilalim ng lupa, nawalan na ng malay itong si Tata Ingo. Ngunit napapalibutan naman ito ngayon ng mga putol na kawayan ang kanyang buong katawan para hindi na matamaan ng mga ginagawang pag-atake ng mga albularyo. Tinutulungan na ngayon itong si Tata Ingo ng kanyang gabay
Galit na galit naman sina Tandang Tasyo at Tandang Alpon sa bigla ang pagkawala ng presensya ng albularyo. Ngunit hindi na nila ito nahagila pa. Lumipas ang ilang mga minuto. Nagtatangis na naman ang mga ito dahil sa pagkawala ng isa pa nilang kapamilya. Sa lahat ng oras, hinahanap nila itong si Tata Ingo doon sa buong paligid. Ngunit talagang hindi na nila ito nakita pa at maramdaman. Lumipas naman ang mga araw. Kusang nagkamalay itong si Tata Ingo. Ngunit nandoon na ito sa gubat. Wala na ang kanyang kubo dahil sinunog na ito ng mga albularyo bago lumisan ang mga iyon. Napag-alaman din niya na wala na si Maki sa poder ng mga albularyo. Kaya nagpasya ang matanda na magpunta na lamang doon sa isla ng Garuda. Samantalang ang mga albularyo naman, matapos na mailibing ang katawan ng asawa nitong si Tandang Tasyo, nagpunta ang mga ito doon sa isla ng Mahanay at Sikihor para subukan na hanapin itong si Tata Ingo at patayin. Yeah.